hindi makapaniwala ang lahat. Nataranta at naligaga dahil sa pagdating ng isang lalaki na sugat-sugat ang katawan. At ang lalaking yon ay si Diego! Magkahalong kaba at saya ang nakita ko sa mukha ni Devin at Jan. Agad nilang sinalubong at inasikaso si Diego. Maging ako ay hindi ka agad makapaniwala. Nag-sink in lang ang nangyayari sa akin nang masanggi ako ni Alia. Bumaba ako ng bus. Pagod na pagod at hirap na hirap ang itsura ni Diego. Sa palagay ko ay pinahirapan siya o tinorture. Wala pa siyang 5 araw na nawawala. Pero ang laki ng pinayat niya. Pero mabuti na rin at nakaligtas siya. Buong akala talaga naming lahat ay pinatay na siya ng mga tauhan ni Rogar. Akala namin wala ka na. Naluluhang sabi ni Devin kay Diego na ngayon ay hingal na hingal at panayang daing sa sakit ng sugat niya. Niyakap nilang dalawa si Diego saglit at saka agad na dinala ito sa van. Pero bago nila maipasok si Diego sa loob ng sasakyan ay may sinabi pa ito. Devin! Nasa panganib ang buhay nila Lolo Romy at Lolo Bert. Papunta na ang tauhan ni Lolo Rogar doon. Utal-utal na sabi ni Diego. Saka mo naintindihan yan. Kailangan mo maggamot. Sandali lang. Pakinggan ninyo ako. Napahinto sila. Kahit nag-aalala, eh hinayaan na lang nilang magsalita si Diego. Dahil baka may mahalaga itong sasabihin. Huminga na lang na malalim si Devin. Napapasabunot pa siya sa buhok niya. Pinihag nila ako. Pinipilit nila akong sabihin yung plano pero hindi ako nagsalita. Kaya pinahirapan nila ako. Buto na lang nakatakas ako. Hingal na hingal habang nakikwento si Diego. Kaya ko pa. Paunang lunas lang ang kailangan ko. Hindi niyo ko pwedeng dalhin sa ospital. Nasisiguro ko na may nag-aabang na mga kalaban doon. Pinilit ni Diego na makaupo kahit hirap na hirap siyang igalaw ang katawan niya. Maya-maya pa, nakiusap si Devin sa isang sundalo na bumili ng mga gamot na gagamitin kay Diego. Diego, sigurado ko bang kaya mo? Nag-aalala ang tanong ni Jan. Mabilis lang ang paghinga ni Diego habang nasa loob siya ng van. Nasa labas lang kami nila Devin habang kinakausap siya. Habang tinitignan ko siya, para ako nakakita ng taong nagpinatensya. Puro sugat sa braso at likod ang inabot niya sa kamay ng masasamang arkanghel. Humanga ako sa kanya kung paano niya kinaya ang lahat ng pinagdaanan niya. Makinig kayo sa akin, sabi ni Diego. Wala na tayong oras. Hindi na pwedeng magtagal sila Lolo Romy sa event. Planado na ang lahat ng gagawin nila. Kung magtatagal pa sila Lolo roon, palit ang chance na makataka sila. Decidido na sila Lolo Rogar na burahin ang mga Merced sa San Rafael. Isasama na niya si Lolo Romy. Tayo! Lahat ng hindi niya kaanib. Saad ni Diego sa pagod na boses. Nagkatinginan kami nila Devin. Maging sila mama na nasa bus, eh hindi rin mapakali. Kanina ko pa sila nakikitang sumusubok na tumawag kina Papa. Devin, may dalawa tayong option. Mas lalong naging seryoso ang mukha namin. Kinakabahan ako. Mauna na tayong umalis. At doon na lang natin sa Manila sila hihintayin. O maghihintay tayo rito hanggang mamaya. Pero mas malaki ang tsansa na maabutan tayo ng mga kalaban rito. Sabi ni Diego. Napansin kong hindi sang-ayon si Devin doon. Kahit di naman ako, eh parang hindi ko gusto ang sinasabi niya. Hindi pwedeng iwan namin sila Papa. Dahil kapag ginawa namin yon, eh masisira ang pattern ng pagtakas namin. Hindi pwede. May konkretong plano na. Hindi pwedeng sirain yon dahil magkakalabo-labo lahat. Tutol ni Devin. Pero marami kayong kasama. Paano kung mapahamak sila? Devin, mukhang may punto si Diego. Sabat naman ni Jan. Hindi nga pwede. Maghihintay tayo rito hanggat walang hudyat. Hindi tayo alis. Nakita ko na pailing na lang si Diego. Sobrang frustrated yung mukha niya sa pagtanggi namin. Hindi ko maintindihan pero parang may nagbago sa pakiramdam ko kay Diego. Ang gulo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo. Susuportahan ko na lang.
sabi pa ni Diego at muling dumaing sa sakit. Ilang sandali pa, may lumapit na sundalo kay Devin at may sinabi, "Sir, naghahanda na sila mayo sa pag-alis." Tumango lang si Devin pero nang masipat ko ng tingin si Diego, nakita ko nakatingin siya sa isa pang sundalo na nasa likod namin at tinanungan niya rin iyon. Nang lingunin ko naman ang sundalong yun, naglakad siya palayo at bumalik siya doon sa mga kasama niyang nagbabantay sa area namin. "Kaya mo pa ba?" Rinig kong biro ni Jen kay Diego. Nang masiguro ko na okay pa naman ang kalagayan ni Diego, iniwan ko na rin sila roon. Halatang namis sila si Diego. Grabe kasi sila mag-alala, halata sa boses nila. Tapos tinatanong pa nila ito na kung ano-ano. Masaya na rin ako kahit papaano. At least walang namatay o nawala. Hindi pa rin malinaw sa akin kung paanong nabuhay o nakatakas si Diego. Pero siguro ang mahalaga ngayon, ligtas siya at kasama namin siya. Nasa bus na ako. Nakatingin lang ako sa bintana habang pinagmamasdan silang tatlo na nag-uusap doon sa loob ng nakabukas na van. Pinansin ko rin yung mga sundalo. Ngayon ko lang talaga napagtanto na ang dami pala nila. Kahit paano, nabawasan ang panganib namin dahil sa security nila. Makalipas yung halos 10 minuto, nakabalik na yung bumili ng gamot ni Diego. Masyadong mabilis yun para sa inaasahan ko. Medyo malayo-layo pa kasi ang tindahan dito dahil nga liblib na lugar ito. 7:12 PM, wala pa rin update mula kina Papa. Habang tumatagal, mas lalo na ako naniniwala sa sinasabi ni Diego na dapat ay mauna na kami. Kaso nakakalito, hindi rin naman namin kayang iwan ang mga tatay namin, lalo na si Lolo. Madilim na, walang gaanong ilaw rito dahil pwede raw yun maging dahilan para mapansing may tao sa lugar na to. Maliban na lang sa ilaw na nagagaling sa loob ng sasakyan. Nang silipin ko si Diego sa van, may benda na siya sa kanyang katawan. Mukhang okay na rin siya kumpara kanina. Nabigla pa nga siya nang batiin ko siya na agad niya pang in-off yung phone niya. Hindi ko na lang yun pinansin. Pinapunta ko na lang si Devin at Jan na kanina papabalik-balik sa kanto para sumilip sa daan. Napangiti ako ng kaunti nang mapansin kong parang ang sigla-sigla na nila. Siguro dahil yun kay Diego. Umupo na lang ako saglit sa hagdanan ng bus. Medyo malamig dahil sa simoy ng hangin. Ilang sandali pa, nakita kong tumatakbo pabalik si Devin at Jan. Napatayo ako. Naghintay lang sa sasabihin nila. On the way na sila! Agad na kumilos yung mga sundalo. Yung iba nagsisakayan na sa mga sasakyan. May iba namang nanatili lang sa kinatatayuan nila. Bagay na pinagtaka namin. Parang wala silang naririnig. Parating na sila! Kilos! Pag-uulit ni Devin. Pero hindi pa rin gumagalaw yung mga sundalo. Yung 7 sundalo naglakad papunta sa van na kinilalagi ni Diego. Maya-maya pa bumaba ng van si Diego at paika-ika pa rin. Kahit medyo madilim, nakita kong blanco lang ang mukha niya. "Diego, ano pang tinitingin-tingin ninyo? Kailangan na natin maganda." Lumapit ng bagya si Diego kay Devin kahit medyo nahihirapan itong maglakad. Nanlaki na lang ang mga mata namin nang biglang may inilabas si Diego na baril mula sa likuran niya. Itinutok niya ito kay Devin. Habang ako, napatakbo ka agad ako sa loob ng bus. Yung mga kasama ko sa bus, napansin din nila ang nangyayari sa labas. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila Devin. Nakataas lang ang kamay ni Devin. At si Jan naman, panilang ang salita kay Diego. Pero hindi natinag si Diego na para bang wala silang pinagsamahan ni Devin. Maging yung mga sundalo na nasa panig ni Diego, nagtaas na rin ang mga baril at nakipagtutukan din sa mga sundalong kakampi naman namin. Naguguluhan ako sa nangyayari. Bakit kinakalaban ni Diego ang kaibigan niyang si Devin? Huminga na lang ako ng malalim. Pero mas lalo pa ako nabahala nang mapansin kong tumakbo si Aliyah palabas ng bus. Kaya naman agad ko siyang sinundan para pigilan. Kaso nakalapit na siya kay Devin at nakayakap na. "Please, wag!" Pakiusap ni Aliyah kay Diego na ngayon parang nangangatog na sa pagkakahawak sa baril. "Aliyah!" Sigaw ko pero napahinto ako nang pigilan ako ni Jan.
Diego, ano ba nangyari? Bakit? Bakit ganito? Bakit ka nagtataridor? Dismayadong tanong ni Devin at saka hinawi si Aliyah papunta sa likod niya. Ayaw talagang umalis ni Aliyah roon. Parang handa siyang mamatay kasama ang boyfriend niya. Aliyah, umalis ka dyan! Sigaw ko ulit pero umiling lang si Aliyah. Tinignan ko uli ang paligid. Parang anumang oras eh maraming bubulagta kapag nagputukan na itong mga sundalo. Diyamak na mas marami yung bilang ng sundalong nakapaligid kay Devin. Pero hindi pa rin maganda kung may mamamatay. Lalo pa't pwedeng makasama rin si Diego at Devin. Sorry! Parang naiiyak na si Diego. Diego, bakit? Galit na tanong ni Devin. Patawarin niyo ako. Hindi ko gustong gawin to. Nanatili lang na nakataas ang kamay ni Devin habang si Aliyah naman ay umiiyak na rin sa likod niya. Gusto ko sanang lumapit doon at kausapin si Diego. Alam ko na kaya ko siyang pakalmahin. Pero nakikita ko, mukhang anumang kilos ko eh pwede makapag-trigger sa kanya. Isa pa, baka bigla niyang makalabit yung gatilyo ng baril. Ano nang nangyari sa mga pangako nating apat noong mga bata pa tayo? Di ba magkakasama tayong uunlad? At magiging mabuting aswang sa San Rafael? Nakakalimutan mo na ba yun, ha? Patuloy ni Devin sa pagbabaksakaling magbago ang isipan ni Diego. Hindi ko nakakalimutan ng lahat, Devin. Hanggang sa sandaling to, yung mga pangarap nyo ay pangarap ko pa rin. Pero Devin, biyag nila sila mama at papa. Wala akong magawa kundi sumunod. Ayoko mawala sila. Ayoko. Hindi ko pa natutupad ang pangarap ko para sa kanila. Kaya patawad sa inyo. Kailangan ko itong gawin. Masinento pa ni Diego ang baril sa direksyon ng ulo ni Devin. Puro pagmamakaawa ni Jan at Aliyah ang maririnig. Hindi naman makapagsalita si Devin dahil nga sa nalaman niya. Ilang saglit pa. Isang putok ng baril ang umalingaungaw.